Yung yata yung handguard, no? Handguard is tan. Ganun ba? Buttstock, grip, receiver is black. So, ganun yung pagkakatutone niya. And ito nga, tulad nga ng sabi ko sa inyo kanina, any ENC unit is recommended. Ang kagandahan kay ENC din, isang kagandahan na hindi ko nasabi kanina is yung model mismo. Madami kang pagpipilian. And yung internal parts niya is all the same. The same lahat, internal parts, magkakaiba lang sila dun sa itsura and dun sa haba, sa inner barrel. So, nakaka-apekto ba yun? Yes, nakaka-apekto yun kasi mas maikli, mas mahina, mas mahaba, mas malakas. Usually, ganun sa ENC. Same naman application naman sa iba din. I mean, same application din sa ibang unit. Pero depende pa rin. For example, si GNG. Kahit yung mahaba ni GNG, mahina pa rin. So, around 330-350 FPS out of the box. So, depende siguro sa brand. Pero si ENC, yung maikli niya, pinaka-maikli niya is around 300, no? 300 to 330 out of the box. Pakita nga natin yun. Ayun, no? So, guys, ayan. Ayun yung pinaka-maikli ni ENC. Last na rin yan, no? Diba? So, last na yan, guys. Ang mga sumunod na dyan is 866, diba? Meron pa. So, 866, guys, yun pala yung pinaka-maikli. Sumunod to. Ang mga sumunod na doon is etong mga ganito ng haba. Ito, around 7 inches ang ano nito, handguard nito. 7 inches. So, nagpahaba lang sa kanya yung suppressor. Ito, kadugtong yan doon sa loob. Hanggang dulo yung inner barrel. Okay, kaya humaba ng ganyan. So, I think FPS output nito is around 400 or 410, mga ganun. So, depende, yung nabanggit ko rin kanina, depende rin sa batch. Per batch. May mga batch na ano eh, mahina, hindi naman sobrang hina. Pero, mga batch na 380 to 400, 400 to 420, so depende. Okay. So, ano pa ba? Full metal pala guys, metal handguard, metal din na receiver, with full markings. And isa pa ang gandahan kay ENC guys, realistic. So, realistic yung mga unit niya. Hindi siya, no, cyber gun. Okay. So, what do you mean by cyber gun? Yung parang mga GNG natin. GNG. Kumbaga, depende. Items, kumbaga, per brand, depende. Iba-iba yung ano nila eh. Specialty nila eh. Iba-iba ding internal parts. Iba-iba. So, depende sa... Hindi mo naman masasabi na si ganito is hindi recommended or hindi maganda. Pero kumbaga depende sa brand eh. Yung every brand has its own specialty. So si GNG nag-specialize siya sa mga ETU units. So kaya makikita nyo yung mga units niya is out of the box is magaganda yung mga trigger response. It's because of yung ETU niya. Okay, syempre yung gawa din, yung gawa polymer, pero nakikita nyo mga high grade polymer 'yon. So, depende, ano pa ba? Si Raven din, one of the best din yan. Kumbaga, yung mga lightweight niya, even, for example, itong ENC na to, guys, full metal, di ba? So, si Raven, full metal din, pero mas magaan si Raven. So, nag-specialize siya sa iba-ibang, ano. Lahat ng unit maganda, depende sa preference nyo kung ano yung pipiliin nyo. Okay? So, pero ito to, isa sa mga nire-recommend namin for starting players. Okay, so, titest na natin. Battery compartment niya, the same with the MK18, yung tinest natin kanina. So, dito rin sa likod. Ito. So, naka-swivel na rin siya, guys. Mostly naman ang ENC is naka-swivel na. Butterfly swivel. And, same, version 1 crane stock. So, meaning may kasama tong battery at saka charger. Out of the box. Sights niya rin pala, naka-folding sights. Front and rear sight. Magazine is 300 rounder. Kamot type.
So Aftermarket Magazine, pwede kayong kumuha, guys. Madami tayong magazine. Ang pinaka-recommended ko is for me, Midcap. Midcap, eto rin. So papaliwanag ko ulit. Siguro gawa tayo ng ano ng one video for every magazines. Kasi may mga magazine na ano eh, kung narinig na kayo ng isang kamot, isang hila, Midcap, Spring Type. So iba-iba din eh, iba-ibang application din, iba-iba ding klase. So siguro gawa nilang tayo. Pero ito kamot type to. Okay. So ito yung pinaka-standard na magazine. Firing. Oh, ito nga nasa 436 oh. Diba? So I think ito yung mga batch na malalakas. Yung mga batch na malalakas sa ENC umabot pa ng 460 eh. So ito nasa 436. Okay, so nasa 427 siya. Okay, so 430, siguro sabihin natin 425 to 435 FPS.